Ano ba ang nakataling hiwaga o katotohanan patungkol sa divine wealth and assets o banal na kayamanan ng Diyos na pinagkakaguluhan at pinag-aagawan ng buong mundo, lalong-lalo na rin dito sa ating bansang Pilipinas? At bakit ito rin ay tinatawag na sagradong biblical accounts? Sa papaanong proseso ba ito mabubuksan? At kung saan kukuha ng basihan? At bakit sa napakaraming claimants sa buong mundo ang gustong ariin ito ay wala man lang ni isa ang kayang makapagbukas o makatingin man lang sa mga aklat na ito o sa mga accounts na ito, maliban lamang sa nag-iisang kinalugdan? At sino naman kaya siya? Mga kapatid, yan ang ating pag-uusapan sa content na ito. Kaya't kapatid, kung nais mong malaman ang buong katotohanan, mangyari lamang na panoorin ang content na ito mula umpisa hanggang sa dulo. Well, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pakihit ang notification bell para laging updated sa mga content na aking ilalabas. Please like, comment, and share. Halika mga kapatid at atin ang uumpisahan. Ang banal na kayamanan o ang kayamanan ng Diyos o ang divine wealth and assets. Hagay 2:8. Ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So ayon mga kapatid, ito ay kayamanan ng Panginoon. Hindi mabilang sa buong mundo ang mga taong nagtangkang iklim o ariin ang mga kayamanang ito. Kung gaano karaming claimants sa ibang bansa, aba, hindi magpapadaig ang bansang Pilipinas. Posisyon pa nga lang sa politika, pinag-aagawa na. Kayamanan pa kaya? Well, anyway, balik tayo sa usapang divine wealth and assets o banal na kayamanan ng Diyos. Mabilisang salaysay muna tayo mga kapatid. Ang mga kayamanang ito ay mula pa noong unang panahon. Ito ay mas lalong nakilala noong panahon ni King Solomon, hanggang sa ito ay umabot sa panahon ng ating dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Mga kapatid, sa puntong ito, gamitin muna natin ang ating analogy o gamitin natin ang ating malalim na pag-iisip. Lawakan natin. Sapagkat ito ay divine wealth and assets o banal na kayamanan ng Diyos, marapat lamang mga kapatid na ang ating magiging basihan ay ang banal na kasulatan, hindi ba? Wala naman talaga tayong iba pang basihan kundi ang banal na Biblia lamang. Saan ba natin mababasa si King Solomon? Hindi ba sa banal na Biblia lamang mga kapatid? Simula noong 1972, nung idiniklara ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos ang martial law, kasabay na rin dito ang pag-sequester ng Espiritu Santo sa banal na kayamanan ng Diyos, kaya ito'y naging sagradong mga accounts. Ito rin ay tinatawag na mga biblical accounts. Tandaan, biblical accounts. Bakit tinatawag na biblical accounts? Sapagkat ang mga code rito mga kapatid ay kinukuha sa Bible code. Bakit Bible code ang ginamit dito mga kapatid? Napakadali lamang unawain mga kapatid, sapagkat ito nga ay divine wealth and assets o banal na kayamanan ng Diyos. Ganon lamang kasimpleng unawain, hindi ba? Okay, para inyo lalong maunawaan, ako ay magbigay sa inyo ng mga halimbawa. Ito ang umbrella mother account code. Ito ang pinaka-mother account ng lahat ng mga biblical accounts. Intindihin at unawain natin ng mabuti mga kapatid. Umbrella number 1, mother account code, AO
2022-22-74-AAA-777 MCD. So mga kapatid, bakit ko nasabi na ito ay mga biblical accounts at ang mga code ay kinukuha sa Bible code? Pansinin natin itong mga letters na aking hinugisan ng circle. Ito ay letter A at letter O. Ang ibig sabihin nito mga kapatid ay Alpha at Omega. Kung ganun, basahin natin sa banal na Biblia. Pahayag 22:13. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. So ayon mga kapatid, naunawaan nyo na. Marami pa ito. Halika at aking pang ipaliwanag sa inyo. Makinig ng mabuti. Ano naman itong triple A? Ang ibig sabihin nito mga kapatid ay Ama, Anak, Apo. Kaya nga, Apo Lakay. O di kaya'y Ako Yaong Ako Nga. O Ahi Asher Ahi. At ano naman itong 777? Ito naman mga kapatid ay ang holy number of God. Siyempre, mas mataas sa 666. Well, anyway, panoorin nyo ang content na ito mga kapatid upang maunawaan ninyo kung ano ang ibig sabihin ng 777 o tinatawag namin 7 keys to power. Anyway, mag-iwan ako ng link sa description box at pakibisita na lang. At itong AAA 777, alam nyo ba mga kapatid na merong nag-iisang nagmamay-ari sa code na to? At ito ay matutuklasan natin sa kanyang abilyado. Well, anyway, kung interesado kang malaman mga kapatid, yan ay aking i-reveal mamaya bago matapos ang content na ito, kaya pakaabangan. Magpapatuloy tayo mga kapatid. Ano naman itong MCD? Well, itong MCD mga kapatid, marami ang ibig sabihin nito. Pwedeng Marcos Cash Deposit, o di kaya Maria Cecilia Dangwa, o di naman kaya Mindanao Community Development. Napakarami pa ang ibig sabihin nitong MCD mga kapatid. Depende kung saan ginamit ang code na ito. So ito'y pasimula pa lamang mga kapatid. Marami pa akong ipapaliwanag sa inyo. So sa aklat ng ESBLP o ang Samahan ng Bagong Liping Pilipino, ang isang aklat nito ay may nakapaloob na 624 bank accounts. Napakarami mga kapatid, hindi ba? At alam nyo ba mga kapatid kung kanino nakapangalan ang lahat ng mga bank accounts na ito? Ito po ay nakapangalan kay White Spiritual Boy. So bakit ito ay nakapangalan kay White Spiritual Boy? Kasi nga mga kapatid, ito ay biblical accounts. Kaya ang nakapangalan sa kanya ay Spiritual Boy. Kung kaya siya ay isang leader ng spiritual group. At sino naman kaya itong si White Spiritual Boy, mga kapatid? Yan ay ating malalaman mamaya. Naunawaan ba natin, mga kapatid? Kaya nga, mga kapatid, laging tandaan, ito ay divine wealth and assets o banal na kayamanan ng Diyos. Kaya tinatawag rin itong sagradong biblical accounts. Well, anyway, nais nyo bang makita ang librong ito mga kapatid? Halika at aking ipapakita sa inyo. Ito po ang Samahan ng Bagong Liping Pilipino. So, mula sa uno at to blo, lahat po ng bansa up to 624 accounts. Blo, kailangan pa bang tutukan lahat po ito? So makita nyo po kung magkano po ang isa. Pero Parang pitch lang muna tayo. Parang pitch muna. Bakit hindi natin tapusin? Para we become very transparent. To every citizen here. Pero wala tayong balak yan na kumuha ng para kay Juan, kay Pedro, kay Pedro. So everybody is benefited. So ayon mga kapatid, maliwanag na ba sa inyo at nakita nyo ba
ang libro ng ESBLP? Hindi ba napakaraming accounts? Ang lahat po ng iyon, mga kapatid, ay tinatawag na sagradong biblical accounts. Ang lahat ng mga bank-accounts na inyong nakita, mga kapatid, ay ni isang claimants sa buong mundo o rito sa bansang Pilipinas ay walang makapagbukas ng aklat o makatingin man lang nito. Ibig sabihin, walang makapagbukas o makatingin sa mga biblical accounts, mga kapatid, sapagkat ito ay napakasagrado. Kaya nga, mga kapatid, since 1985 hanggang sa kasalukuyan ay walang nakapaglabas kahit ni isang piso, sapagkat ito ay programa ng Diyos. Maghintay tayo, mga kapatid, sapagkat darating din ang right time, right place, right person, and the right objectives. Well, anyway, dahil reverse program na tayo, meron na pala yung right objectives, right person, and right place. Ang kulang na lang, mga kapatid, ay kung kailan ang right time. Well, anyway, magpapatuloy tayo, mga kapatid. Ngunit, mga kapatid, maniwala ba kayo na mayroong isang anghel na kanyang kinalugdan na kayang makapagbukas ng accounts na ito? Well, kung nais niyong malaman, mga kapatid, basahin natin sa banal na aklat o sa banal na Biblia, sapagkat ito ay Bible code. Sa oras na ito, mga kapatid, ay kakalasan na ang nakataling hiwaga o talinghaga ang katotohanan patungkol sa divine wealth and assets o banal na kayamanan ng Diyos, at tinatawag ring sagradong biblical accounts. Kolosas 1:26, maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayoy ipinahayag sa kanyang mga banal. Mga kapatid, pakinggan ang hiwagang ito kung bakit walang ni isang claimants ang makapagbukas ng mga accounts na ito. Pahayag 5:1-5. At nakita ko sa kanang kamay ni Yaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man? At ako'y umiyak ng mainam, sapagkat hindi nakasumpong ng sinumang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, "Huwag kang umiyak. Narito, ang leon sa angkan ni Joda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito." Unawaan nyo na ba, mga kapatid? Ito po ang Bible code ng Divine Wealth and Assets. Pakinggan nyo ulit. Basahin ng mabuti. Namnamin ang bawat kahulugan ng mga salita. At unawain ng mabuti. Panigurado ko, mga kapatid, mauunawaan nyo na ngayon kung bakit walang makapagbukas ng mga biblical accounts. Maliban sa isang nagtagumpay, ang leon sa angkan ni Joda, ang ugat ni David, sino kaya ito, mga kapatid? Pahayag 22:16. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Kung si Jesus at si Jehovah Rixal ay nagtagumpay, sino naman kaya itong anghel na kanyang isinugo upang magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia? Siya, mga kapatid, ang anghel
ang tala sa umaga o ang morning star na ngayon ay hari na. At ano naman ang tungkulin ng haring ito, mga kapatid, para sa sangkatauhan? Pahayag 2:27 hanggang 28. At sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng magpapalyok, gaya naman ng tinanggap ko sa aking ama. At sa kaniya'y ibibigay ko ang tala sa umaga. At ayun na nga, mga kapatid, naibigay na nga ba ang tala sa umaga o ang morning star o ang anghel? Aba, kung kami ang tatanungin niyo, mga kapatid, siyempre, panatag kami pagdating sa usaping yan. Kaya nga panatag kami na walang ibang makakapag-claim ng sagradong biblical accounts o divine wealth and assets o banal na kayamanan ng Diyos. Panatag na panatag kami dyan, mga kapatid. Pangalawang Pedro, 1:19. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. So ano, mga kapatid, naunawaan ba natin? Sumilang na ba sa inyong mga puso ang anghel, ang tala sa umaga o ang morning star? At kung kami naman ang inyong tanungin, mga kapatid, aba, siyempre, dito sa 777 Morning Star Foundation Incorporated, Kingdom of Maharlika, sumilang na sa aming mga puso ang tala sa umaga o ang morning star. Well, anyway, sino naman kaya itong si morning star, mga kapatid? Halika at ating kilalanin. Siya po ang nagtataglay ng 777 sa mother account. At paano naman niya ito tinataglay, mga kapatid? Ang apelido niya, mga kapatid, ay Palpalatok. Kung sa Ilocano ang tawag rito ay Palpalatok Tibigbigat. Sa katunayan, binabanggit nila ito sa kanilang pagrorosaryo. Ganito, kapatid, ang kanilang pagrorosaryo: Lakasa titulag, ikakaasin na kami. Ruwangan tilangit, ikakaasin na kami. Palpalatok Tibigbigat, ikakaasin na kami. Kita nyo na, mga kapatid, nababanggit, diba? Kasi nga ito ay Bible code. Okay, magpapatuloy na tayo, mga kapatid, at isolve na natin itong 777. Makinig at unawain ng mabuti. Ang apelidong Palpalatok ay merong 3A. At ano naman ang ibig sabihin ng 3A? Ito po ay ang ama, anak, apo, akuyaong ako nga, ahi, asher, ahi. At ano naman itong 3L? Ito po ay stand for Love, Light, and Life. Pagmamahal, liwanag, at buhay. So ngayon, mga kapatid, paano natin masosolve yung 777? Paano natin makikita at mahahanap? Well, anyway, mga kapatid, napakadali lamang yan. Itong 3L ay atin lamang baliktarin ng ganito. Okay, ayan na, mga kapatid, lumabas na ang 888777 na code sa mother account. So ayun, mga kapatid, naunawaan mo ba ng mabuti? Naliwanagan na ba ang mata ng inyong puso? Efeso 1:18. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Gaya ng aking sabi, mga kapatid, ito ay divine wealth and assets o banal na kayamanan ng Diyos, sagradong biblical accounts. Ang mga kayamanang ito, mga kapatid, ang magiging pamana ng Panginoong Diyos para sa atin, para sa sangkatauhan
At ang sabi ni Mr. Marcos sa kanyang programa, ito ay for humanity. Ang kailangan lang naman dito mga kapatid ay magkaisa at magtulungan ang bawat isang Pilipino. Kapag nagawa natin yun mga kapatid, panigurado namin ipagkaloob na ito ng Panginoong Diyos para sa atin. Well anyway, anong masasabi niyo roon mga kapatid? Hindi ba napakagaling, napakahusay na brilliant puzzle? Kung ang mga nagkiklaim ay hindi nakabase sa Bible code, aba, ingat-ingat kapatid, mapapahamak lang kayo. Well, what need to be done? Ano ba ang dapat nating gawin mga kapatid? Anyway, yan ay ating pag-uusapan sa susunod na content mga kapatid. Kung inyong nagustuhan ang aking content na inilabas ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-share. Paki-subscribe ang aking channel, paki-hit ang notification bell para laging updated sa susunod ko pang mga content na ilalabas. Lalong-lalo na sa mga bago pa lamang. Maraming salamat mga kapatid. Sana po'y naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. Maraming salamat. God bless us all. Bye-bye. Hit him.